Ang una niyong pagpapakitang gilas. Dito natin masusukat ang pisikal niyong galing at talas ng pag-iisip. Ang unang tatlo makakapagtapos sa pagsubok na ito ay kikilalaan ang pinakamahusay sa akademiyang ito. Sila rin ang unang sasabak sa totoong laban sa labas ng akademiya. At sila rin ang unang mabibigyan ng Power Academy emblem. Pag-iigantihan niya tayo! Hindi niya tayo titigilan hanggang hindi niya nakikita ang baka! Hindi natin alam sa ngayon kung sino talaga ang ginagaya niya. Ano nangyari? Commander, Budong! Sino kalaban natin? Ihahatid na kita. Huwag na muna, Mare. May pupuntahan pa ako eh. May problema ka ba? Medyo. Pero sisiw lang to. Isang pitik lang. Wala na to. Ito oh. Sana kahit paano sumaya-saya ka dyan. Uy, Mare, Cynthia! Alam mo kasi, problema ako. Nagsha-shopping ako, yun ang sabi ni paring Kanor. Kaya, ayan, binilan ko kayo ni paring Jomar ng tig-isang supot ng damit. Salamat, Mare, ha? Paring Budong, mag-usap kayo, ha? Kasi, sayang naman yung friendship nyo kung ngayon palang magkakasiraan na kayo. Oo, Mare. Ako bahala. Malaki na nga ng kasalanan ko kay pare. O ano, sigurado ka hindi ka nang sasabay? Ah, sige, okay lang. Okay, wala ka na. Sige. Kung lumalambot ka na. Nay, ano mo bang kailangan nyo? Nay, pasulsi-sulsi ka pa ngayon ng damit ng ampon mo. Nay, wala na ho kasi akong pambili ng bagong damit eh. At saka wala na masuot si Budong, kaya mabuti pa, tayin ko na lang ng ganito. Bakit? Eh bagay naman sa kanya ang gulagulanit look, di ba? At ngayon, mukhang balak mo pa siyang igawa ng
wedding gown. Ako, pasita. Pasita! Alalahanin mo! Si Budong, anak nung impactang Super Inday na yon, na siyang super sumira ng super pangit mong buhay na naging dahilan para ikaw ay maging super pilay. Panigurado, malamang matutuwa yun. Asan ka? Asan ang kausap ko? Mag-isa ka yata. Hindi ko na siya kumpare ngayon. Hindi ko siya magiging sidekick kahit na kailan. Sabi mo... Op! Hindi na nga eh. Okay? Ikaw lang, pare. Ikaw lang ang best friend ko. Ikaw lang ang sidekick ko. Okay? Wala nang iba. Tol. Op! Pare, sorry ah. Tama ka eh. Kontrabida si Jack. Siya yung prinsipe ng dilim. Papanggap lang. Muntik na nga niyang mapatay kami ni Sir Louie. Ano ba? May karapatan din ako magsalita, no? Bida rin ako dito. Sabi ko na sa'yo, kontrabida yan si Jack eh. Ano? Gusto mo? Despaan natin? Pare, hindi mo kasi naiintindihan eh. Pag-iising po, nawala na siya. Alam mo pare, lahat ng makikilala kong tao, papatesting ko muna sa'yo. Kung bida, medyo bida, o kontrabida. Sige, hindi ako busy. Nakakainis nga eh. Madalas ako sumasablay. Hay nako, hindi ko alam kung anong gagawin mo pag wala na ako. Tara, tayo quick. Every day tayo ay magkasama. Sabi ni Commander, hindi lang daw ang nanay ko. Lahat, sasakto ng prinsipe ng dilim. Lahat, pati yung mama o Hong Kong. Kaya nga kailangan matalo kagad ng prinsipe ng dilim eh. Eh paano? Alala niya! Alam mo pare, may narinig na ako eh. Ano bang prinsipe ng dilim sa Power Academy? Nag-uusap pa nga sila, Commander! Commander, bakit ba siya nabalik? Para patayin niya tayo. Ito kinakasalanan natin sa kanya. Dahil sa pagpigil natin sa mga plano niya. Pag-iigantihan niya tayo! Hindi niya tayo titigilan hanggang hindi niya nakikita ang banga. Pag-iigantihan niya tayo. Hindi malayo mangyari yun. Pagkatapos natin i-donate ang ating mga powers para itago ang banga ng dilim. Yun ang... Dahilan kung bakit siya nagbalik. No! Kailangan ko lang umuwi! Bakit, Tori? Titignan ko yung lagay ng tubig dito sa bahay namin! Baka yun ang hinahanap nila, Commander! Ha? Pare, tiga lang! Lumang ba ngayon? Hindi timba! Ay... Ano po ba ginawa ng prinsipe ng dilim kay Sir Louie? Ala, eh, hindi natin malalaman hanggat di nagigising siya muli. Ano naman po yung kailangan niya sa Power Academy? Alay, ala bang nabanggit sa'yo yung si Jack? Tanong niyo po dun, oh. Kaibigan niya yun eh. Kasi wala po siyang nanay. Lumabas mamaya. Wala ba siyang naitanong tungkol sa iyo o sa nanay mo? Wala po. Eh kung ganun eh, hindi ikaw hinahanap niya. Nakamit ka lang niya para makapasok sa akademya. Nahanap pong ano, Commander? Nahanap niya isang bata.
Isang batang walang nanay. Tinatakot niyo ba ako, Commander? Ako lang walang nanay dito eh. Tabi! Tumi! Bitawas mo ito! Commander! Lalayo ka siya dito! Tawag mo siya! Commander, tulungan niyo ako! Kung ikaw ang prinsipe ng dilim, katapusan mo na ito! Hindi mo siya makukuha, bawang! Papatay mo muna ako bago mo siya makuha! O kahit anong bata sa Power Academy! Prinsipe ng dilim! Sir Louie! Tumakas ka na dito, Butong! Tinisa mo sa sarili mo! Takbo! Banda ka, bawang! Lumabas ng prinsipe ng dilim sa kanya. Sorry, Sir Louie, ah. Sorry sa pagpukul ko sa'yo ng bato. Kailangan natin mag-ingat para hindi na muli makabalik at makapasok pa sa akademiya yung kalaban natin. Mag-ingat din kayo sa mga tao ang harapin ninyo. Dahil hindi tayo nakakasiguro kung sino sa kanila ang kalaban. Ayos ka lang ba? Buko ang lanin. Okay na ako. Bakit kayo lumulusog na sa atin yung mga kalaban? Di ba dapat tayo naghahanap sa kanya para hulihin? Hindi niya ako makukuha. Bakit? Ikaw ba yung nahanap? 10 taon. Batang lalaki, walang nanay. Sa tingin mo, sino sa atin yun? Hindi, Kin. Narinig ko, nag-uusap sila. Kaya doon nagbalik yung prinsipe ng dilim para magigante sa kanila, Commander. At para mabawi yung pangano tinago nila. Bakit? Hindi ko nga rin alam eh. Basta, tulong-tulong. Kung ikaw man ang hinahanap niya, nandito lang ako. Kaming dalawa ni Budong, tutulungan ka namin. Additional chicken, spaghetti, tsaka fries. Okay. Paki-ingrandin yung party ha, kasi first time masi-celebrate ng bata eh. Sige, salamat. Bukas na lang ha. Okay, thank you. Bye-bye. Grabe kayong dalawa. Parang party nyo ha. Ang kukulit nyo eh. Siyempre no. Baka may mga dumating pang bisita, di ba? Yung mga classmate, magsama pa ng magulang. Naisip ko lang, di ba? Okay. Katika, Nick. Bakit hindi natin imbitahan si Pasita? Naku, wag na po! Tama, wag na lang. Bakit naman? Baka magkagulo. At saka ayaw nung pinangungunahan siya tungkol sa anak niya. Ayaw talaga! At saka, di ba medyo may konting away kayo? Talaga po, Marisin, siya magagalit kayo ng nanay ni Budong? Oo. Sabi na nga, Abe. Ito lang yan eh. Dalawang bagay lang yan. Either magkaayos kayo o lalo gumulo ang sitwasyon. At sa tingin ko, lalo lalala ang sitwasyon. Pero, bakit naman lalong gugulo? Basta makinig ka na lang sa amin ni Jomar. Di ba, Jomar? Para di na
kon ang damit mo. Talaga si Mari. Sana ay isa siya doon sa tatlong pinakamahuhusay na bagong sibol sa akademya. Si Ken, si Teg, at si Budong. Isa nga kaya sa kanila ang hinahanap ng prinsipe ng dilim? Ay sana matagpuan ko na yung batang yaon bago niya ako maunahan. Narito ako ngayon sa Las Marinas, Cavite. At ang pinapanood ko ay isang dance contest na kung tawagin nila ay Dance Marinas Contest. At ang nakikita niyo ngayon, yan ang bet ko. Ang guwapo-guwapo niya, no? Ang pogi-pogi. Ang galing-galing niya. Teka, teka, teka. Teka, teka, teka. Eh, may pamangkin kasi ako. Teka, si Obis. Baka may pakilala kita. Talaga? Oo. Sige na, pakilala ko na. Hi, my name is Joe. Chocolate is the surname. Oh, my joke. My dear joke. Ilang araw na lang. Magkakasama na tayo. Kapag nakuha ko na yung pera ko, pwede ko na rin makuha ang buhok ng tikbalang. Magiging magka-level na tayo. At pwede na akong mag-anak ulit.